So, what up guys? Welcome back to my YouTube channel. Siyempre, ito po ulit, nagbabalik ang inyo, Kalapangit. So, and for today's vlog, so meron po akong mga natatanong sa akin, mga nag-comment sa YouTube channel ko. Gumawa daw po ako ng 10 facts about me. So, para humaba naman ang aking vlogs is, gumawa ako ng 20 facts about me. So, 20 na po ito. So, syempre, bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanonood at tumatangkilik ng aking videos. And update po sa akin, siguro, kailangan ko muna magpahinga. And soon, magiging maayos din ang lahat. And matatapos din tong mga nangyayari sa akin, God knows. And especially sa mga taong sumusuport sa akin, maraming salamat. Sa mga manager ko, pasensya na po kayo. Sana maaayos din po din natin to. And ayun po, sa ex-girlfriend ko, ayun, sana mapatawad mo na ako. So yun na nga, syempre, first question, first fact about me is, ilang taon ka na? So ilang taon na po ako? I'm only 23 years old. So kaka 23 ko lang po nung May 11. That was May 11. That's dun kami dun ata. Basta yun yung pinakamalungkot na birthday na nangyari sa buhay ko. So second fact about me is, sinong paborito mong vlogger? Siguro ngayon po ang paborito ko pong vlogger, si Mimi po. Girl Mimi, yeah. Oh, at saka si ano po, Ranskal and Niana. So sa international po, si ano po, James, si James, basta yung makeup, nag-makeup yon. Tapos si ano po, si yun, Bretman Rock. So third fact about me is, anong pangalan ng una mong jowa? Yung una ko pong jowa is, pangalan po niya, Camille. Si Camille po, pero di yung sasabihin apelido niya. Basta si Camille. Camille po ang pangalan niya. Next. Four facts about me is, anong gusto mo sa babae or lalaki? Sa babae, ang gusto ko sa babae is, hindi ako tumitingin sa itsura. As in, swerte ko na lang kasi nakakita ako ng mga babaeng magaganda, hindi po pumipili ng itsura. So, ang gusto ko sa babae yung ano, siguro yung hindi user. Yung ngayon na hindi user, yung hindi ako gagamitin dahil para sa sariling kapakanan niya. So, at gusto ko sa babae yung mas uunahin niyang, mas pipiliin niyang ayusin kesa sirain or siraan ako, ganun. At yung tanggap ako, yung una pa lang bago ako mahalin, gusto ko yung tanggap ako kung sino ako. Sa lalaki ganun din. Yan. Tsaka hindi tayo sa ano, sa attitude tayo titingin, sa attitude. So yun po yung ano sa akin, 4. Ang 5 po is, anong kinahihiligan mo? Ang kinahihiligan ko po is ano, playing Mobile Legend. Nagsusulat po ako ng kanta ngayon. Then ano po, directing, nagdedirect po ako ng mga short film. So dinedirect ko po yung mga kaibigan ko sa short film nila. Then ako na din yung nag-e-edit, or may tige-edit din po ako. So 6 facts about me. Ilan na mga naging jowa mo? Paano kayo nagkakilala? Naging jowa ko po, yung literal po naging jowa ko po is 4 po. First po, naging jowa ko si Camille when I was grade 10. Tapos nung dumating ako ng grade 11, hindi po ako nag-school. Hindi po ako pumasok. Naging girlfriend ko po nun si Janessa. Janessa po pangalan niya, Janessa. Corinne, si Corinne. Yun. Isa yung pinakamabait na naging girlfriend ko, si Corinne. So, ang third ko po naging ex po is, yun nga po, si Isa. Yan. Which is, yun nga yung may nangyari. Pero si Isa po, naging kami po is way back 2016. Naging girlfriend ko si Isa way back 2016. Then, nagkahiwala kami. Siguro ano lang kami, 1 month lang naging kami. Tapos, yun. Tapos, after nung gabing yun, kinabukasan wala na siya. Pagising ko, wala na siya. Hindi ko na siya nakita. Ganun. Parang ang bilis lang. Tapos yun, wala na, di na siya nagparamdam sa akin 4 years ago. Yun. Ay, 4 years, di siya nagparamdam. Then, ang last kong naging girlfriend po yan, si Rhea. Si Rhea po, si Rhea ang pinakamatagal na naging girlfriend ko. Siguro
siguro kay Rhea. Sobrang ano, sobrang happy ko kasi nung nakilala ko si Rhea kasi mas madami akong natutunan. Kay Rhea ako pinakamadaming natutunan. Kasi parang ano, pahalagahan mo yung taong nandiyan, tapos huwag mong uunahin yung galit, tapos magtiwala ka. Basta marami akong natutunan kay Rhea, sobra. Nagpapasalamat ako doon. Then after na nagkabalikan kami ni Isa. So, natutunan na naman ako na ayun. Huwag nating mamadaliin yung mga bagay-bagay sa mundo. Hindi lahat nadadaan sa mabilis na proseso, parang ganoon. Kilalanin mo muna yung tao, kilalanin mo muna yung mga nangyayari sa inyo, and ayun. So, dapat kailangan ano, maging aware ka muna sa kanya, ipakilala mo sa magulang mo, tapos magpakilala ka sa magulang niya. Then huwag ka mong papasok sa isang commitment na hindi ka pa ready or hindi pa kayo handa parehas. Yun. So, that's it. Pero, mahal ko yun. Mahal ko yun, sobra. Sa lalaki, wala pa ako naging jowang lalaki, as in. Si Jeric na yung kasama ko, as in, parang super close kami. Tapos, basta parang ano kami, alam mo yung parang baby-baby tawagan namin, tapos sobra. Parang, kasi mag-best pa rin kasi kami din eh. Tapos, sobrang ano namin, sobrang sweet, ganun. May mga ganun talagang tao, as in, kapag na-fall ka sa isang tao, parang gusto mo lang din na meron kang ano, meron maglambing sa iyo, ganun. Parang ganun yung nangyayari sa amin ni Jerry. Yun. So, hindi naman talaga totaling naging kami ni Jerry. Kaya wag po kayo masyadong issue. Pero dun sa pagiging ako na lang 'yun. So, sino pinakamatagal mong naging jowa? Si Rhea po. Si Rhea ang pinakamatagal kong naging jowa. Siguro almost 7 to 8 months ganun, or mag-1 year na. Almost 1 year. Yun. Mabait yun, sobrang bait nun. Idol ko yun. Anong pakiramdam ng binabash? Nung first po, sobrang na-hurt ako sa mga nababasa ko, yung mga ganyan. Pero after ng mga yon, after ng mga issues, after ng mga nangyari sa buhay ko, parang sobrang naging manhid na lang ako ganun. Kasi syempre, bata pa lang ako, marami na kaming basho, yung mga chismosa namin kapitbahay. Nakakarinig na ako ng mga hates. Ngayon, ginagawa ko na lang motivation sila, and ayun. Na kasi hindi palaging mabait ka, hindi palaging masama ka, hindi palaging mayaman ka, hindi palaging mahirap ka. Ang mundo parang ano yan, parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa ilalim. Madalas nasa kalagitnaan lang. Siguro ako nasa ilalim ako ngayon. Nasa ilalim ako ngayon dahil sobrang down na down ako ngayon. So, next. 8. Anong pakir... Ay, hindi. Tapos yung 8. So, 9. Manyakis ka ba talaga? No! Grabe yung mga putana. Hindi. Kasi ako, alam ko sa sarili ko kung ano ako. Siguro kayo alam sa sarili niyo kung ano kayo. Diba? Ako siguro, may pagka-green-minded ako. Parang, siyempre. Alam mo yon kasi ang tao sobrang toxic eh. Makakarinig lang ng konting salita na hindi maganda sa inyo is kasabihin nyo na pangit na, ganun-ganun, manyakis, bobo, etc., rapist, ganun-ganun. So, para sa akin, siguro sa akin, hindi ako ganun. As in, hindi ako ganun. Swear to God, maniwala po kayo, hindi ako ganun. Kasi, I have friends na mga babae, sila nakakaalam. Katabi ko sila matulog, ang sabi nga nila, sabi nga sa akin, ang doon ang sasabi sa akin, paano ka naging manyakis, eh bakla ka nga, eh babae ka kumilos. Alam namin, kilala ka namin, Sander. Alam namin na hindi ka ganun. Siguro maniniwala kami doon sa mapanakit. Baka ganun pwede pa, pero yung manyakis hindi. Pero hindi rin ako mapanakit po, ah. Hindi ah. Maano lang ako, madada. Mabunga nga po talaga ako. So, number 10, anong reliyon ko? Reliyon ko po is Catholic. Katoliko po ako, Katoliko. So, nagsiserve po ako kay God nung siguro nasa grade school po ako. Choir member po ako. And ayun, palagi po kami nag-novena, then ayun, basta lagi ako nagdadasal, parang hanggang ngayon dadasal ako, pinagdadasal ko yung mga taong galit na galit sa akin. Tsaka yung mga taong ayun na sobrang galit, parang hinihila na ni Satan sa baba, ganun. So nagdadasal po ako palagi. I always pray to God. Kasi sabi nga, tsaka ako, kaya nag-hope ako kasi tsaka hindi ako nawawala ng pag-asa kasi sabi nga sa Biblia,
Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. So sa Panginoon walang imposible. Then ilang kayong magkakapatid? Siguro magkakapatid kami, ano kami? Tatlo kami magkakapatid. Ito po yung real talk, panganay po ako. Tatlo po kami magkakapatid. Tapos may mga kapatid pa po ako sa labas. So, ayun. Panganay po ako, tatlo kami magkakapatid. Yun po. So, pang ilan ka? Panganay po, yun nga po. Sa number 12 na tanong po, pang ilan po ako? Panganay po ako sa magkakapatid. 13, paborito mong kulay? Paborito ko mong kulay is pink at saka black. Pink at black. Paborito mong pagkain? Ano po? Paborito na lang, chicken curry. Yun na lang, paborito ko mong pagkain. Saan ka nakatira? General Trias, Cavite po, Barangay San Francisco. So, dun po talaga ako lumaki, sa General Trias. Laking Cavite po talaga ako, pero pinanganak po ako sa Makati City. Pangarap mo sa buhay? Pangarap ko po sa buhay maging ano po, bukod sa... Siguro kasi natupad ko na yung pangarap ko eh, pero siguro gusto ko pong ano, gusto ko may stable na yung buhay ko, and gusto ko mag-serve pa rin kay God. Tapos gusto ko maging successful businessman, maging entrepreneur po. Makapagtapos ng pag-aaral 'yon. So, yun nga, ito na, sa 17, anong course mo? Ang course ko po is ano, ano nga po? Ang course ko po is ano nga ba to? Tourism. So grade 12 pa lang po ako. Tumigil ako, tagal ko tumigil. Grade 12 po ako. Ang strand ko po is tourism. TVL tourism po. Paborito kong subject. Paborito kong subject is English. Tapos history, then science. Yun. So sa branch ng science, paborito ko po is ano? Physics. Sa English, yung ano, Florante at Laura. Sa history, hindi ko sa'yo, alas lahat, paborito ko sa history. Lahat ng mga, mahilig ako sa mga ano, mga curious na bagay. So, paborito kong fans, shoutout sa'yo, Teen Joyce, ano, si Teen Joyce. Yan, fan ko po yan since 2016 pa. So, 5 years na rin kaming magkausap. Tsaka, admin ko po yan. Paborito mong bashers, pang 20 na to, as in pang 20. Paborito kong bashers si ano eh, si Kuya MG. Yun yung bashers ko na gigil na gigil sa akin eh. Diba? So, ano pa ba? Wala na akong ano eh, wala nang tanong, yun na yung tanong dun eh. Kung may tatanong pa po kayo at may gusto pa po kayong ipagawa sa akin dito sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification button para lagi kayong updated sa aking YouTube channel. Tapos, thumbs up para hindi tayo palaging ano, para hindi naman tayo palaging bash. And then lang, maraming salamat sa inyo. Tapos na po ang aking 20 facts about me. So, see you on my next vlog. So, shoutout muna tayo sa mga ano, sa mga bashers ko. Isang shoutout na matindi sa mga bashers ko. Ayun, shoutout kay Hackdog Gaming, kay Luke M, kay Joseph Jan Beldemoro, kay Jana Sombilo, kay Cyril Vlog, kay Noel Quezon, Jeric Fernandez, ayan. Tapos si Terence Giancarlo Alternado, PJ Bergunyo, Mr. Maginoo, Adek, ano, Adek Sni, Meg Ryan Berador, Blue Marlin, Annalyn Totimo, Shaila May Bamba. So, yun lang po muna tayo. So, sa susunod na vlog ko, mag-comment lang po kayo dito sa ano ko po para palagi tayong ano, palagi tayong may gagawing mga palibagong vlog. So, yun lang po. Peace out!